So KRB Moto. Ito yung first ever na decade na na scooter. Let's go! Scooter, another day, another vlog na naman tayo mga kabong. So for today's vlog, Kimco KRB Moto scooter na decade na. Check natin, bago, brand new, bagong concept, innovation from Kimco. Dito tayo ngayon sa Kimco. Kita nyo naman. So magte-test ride tayo dito lang mga bagong labas nila na scooter. Ito pa lang kaya 180 moto ay 147 kg. So ako ay 5'7", ano? 5'7 yung height ako. Check natin to. Ito yung stance ko sa 5'7", ano? Medyo hindi ako flat-footed, medyo konting tingkayad, konting steep to tayo ng konti, pero yung kanyang feel once na nakasakay ka na, well, 147 according sa test ride natin, napakagaan ito once na tumatakbo ka na. Convenient, ika nga. Last year nga, no, binila tayo na yung Kimco dahil bilang scooter, dapat may pan belt, ano? Tinanggal yung Kimco ito. So, ginawa niyang yung paggilid, nilagay niya sa gitna, no, para stable yung takbo mo. At meron ng shock yan dito sa ilalim, ano? Parang siyang underbone. No? Come 2023, ginawa niya namang dekade na yung scooter. So malilito tayo ngayon kung underbone ba to or scooter. Pero technically, scooter yung kanyang definition. So isa pa nga palang features dito, nakakaiba din talaga pagdating sa KRB Moto, no? USB port niya, dalawa na, no? At ang kagandahan pa niyan, type A na rin, no? Pag may dalawang gadget, sok na sok dito yung ano mo, hindi ka mabibitin sa power source. Wow! Bukod dun sa knob niya na high-tech na rin, ano? Pagdating sa kanyang gasolinahan, gasolinahan yun na kanyang ano, gas, kung papagas ka na dito na rin. So, simple ikot lang yan. Pwede ka na magpagas. Aside doon, meron itong napakagandang lagayan dito na malalim, ano? Pwede ka maglagay dito ng tubig, cellphone, o mga ano pang mga bagay na siguradong hindi naman mahulog agad kasi nga malalim yung kanyang lagayan dito, no? From Kimco KRB Moto, ay chain edition, ay sagi ko yun, ah. Pansin mo naman yung ano nito, no? Yung kanyang headlight, no? LED na siya, park light niya. Pag tinitingnan mo yung kanyang kabuuan, no? Para siyang Autobots. Hindi ko alam kung parang Decepticon yung kanyang marking dito. Wow! Napakaganda. Ang kulay nga pala nito ay psychedelic green na napaka-unique pag tiningnan mo. Para siya nag-iiba-iba yung kulay niya. Pero psychedelic green yung kanyang kulay. Yung LED niya, no? Yung ilaw niya, yung brake light niya, tsaka tail light na, LED na. Napaka-stylish, ano? And then, ang papansin ko dito, first time mo nakakita na nilagay ng isang manufacturer na turning signal, which is LED na rin sa mudguard, ano? Pansinin mo yung ibang mga scooter, no? So, same time, may mga ibang model dito, no? Tara! Papansin mo si Aerox, ano? Naka-incorporate siya dito sa likod, no? Wala siya sa mudguard, no? Ito. Isang buo yung kanyang signal light. May sporty. So almost lahat ng unit na nandito ngayon, eh ganun yung style. Pero KRB Moto, kakaiba, di ba? Isa pa palang unit dito, no? Scooter siya on a daily basis, pero naked handlebar yung kanyang handlebar, which is napaka-unique at kakaiba talaga ang ginawa ni Kimco rito. Meron dito yung utility hook, no, na
very secure. So once na nilagay mo dito yung plastic, so automatic yan naglalock. So gaganon mo lang siya. Kung may pinamili ka sa palengke, kung konti lang, kung nandito lang yan, parang bigas lang, pwede yung nakabitin lang yan. Pero kung talagang panghanap buhay, gulay board, goods na goods. So sa kabila na ng mga technology na nilagay ni Kimco rito, user-friendly pa rin, no? Pinoy-friendly user pa rin itong Kimco KRB Moto. Bakit? Wow! Gulay board. Tingnan nyo naman yung gulay board niya, no? So magagamit natin ito sa pang-araw-araw talaga, pambili sa palengke, wow! Sandahan. Size 11 nga pala itong sapatos ko, pero napaka-spacious pa rin, ano? At ang kagandahan nito, pwede mo i-extend yung paa mo, no? Pwede mo siyang i-extend dito para iwas nga lang sa mga long ride na biyahe natin, ano? So, may incorporate ko talaga yung joyride doon kasi hindi mananakit yung hita mo habang nananakbo ka sa highway. Wow! Okay. Today's video nga pala, no, sponsor ng Bike World. Dito lang tayo sa may Balibago. Punta yung Chandy Kingdom, galing pa rin sa Libago. So maging welcome naman ito, maraming brand dito. Big 4, of course, Kimco. Sama na natin Kimco para maging Big 5 na to. So yung link nasa baba, kung mag-inquire kayo, pwede mag-inquire online or mismo busita kayo sa mismong branch na to. Pag pumunta nga pala kayo dito, no, meron tayong promo corner dito. Yung click, 160 niya, meron discount na 1,500 kung bumili ka ng cash. And PCX, 3,000 na discount. Dito lang yan sa Bike World Santa Rosa. Kung makapansin nyo, yung upuan niya, two-tone, leather. Napaka-generous pagdating sa upholstery, no? Sa rider, dun sa medyo nakaangat dito yung back ride nyo. Masasabi ko na pulido yung pagkakagawa niya. And iwas nga lang sa pet. Matigas siya. Sa unang ano, pero habang tumatagal dito, baga yung ergonomics niya, sumasakto doon sa puwet ng rider, which is goods na goods. Woo! Yung handling niya, huh? Gitna-gitna talaga yung ano, no? Ganda na pagkakado sa ito ni Kimco ng ano, no? Kanyang makina. Kasi wala na itong panggilid, no? Tapos ang mga doon, nakakadena na rin. Oh, sa karikos tayo. Hindi na nga natin mapipigilan ang innovation pagdating sa technology. And Kimco, sinasabi nila sa scooter world na merong game changer, Kimco itong KRB 180 Moto ay game over pagdating sa laro ng scooter. At kung itatanong nyo nga yung presyo nito, ito yung presyo niya ngayon. Itong Kimco KRB Moto 180 ay nagkakalaga ng 201,400. Down payment niya, 20,000. Well, sa presyo na itong 201,400, napakamahal kung sa ordinaryong Pinoy. No? Pero kung isipin mo to, ang pwedeng i-bargain sa'yo ng Kimco dito, Euro 5 compliant ito. Ano ba yung Euro 5? So, international to sa Euro, sa European Union, meron silang standard na tinusunod. So, compliant siya ng Euro 5. Yung ibang mga scooter na lumalabas ngayon, sa pagkakaalam ko, Euro 3, pinakamaganda ng Euro 4. Pero, KRB Moto, Euro 5. Kasi hindi lang ito emission na pinag-uusapan, yung gas na i-emit ito, kundi yung safety features niya, which is LED light, naka-traction control na to, ABS, both rear and front. Front and rear. So ito yung mga features na pwedeng, you know, i-bargain sa'yo dahil napaka-unique naman talaga ng motor na to. Kumbaga, gamit mo to, marami yung magtatanong, anong unit ba yan? Wow! Sa mga anong brand nito, no? So, ayun naman, no? Kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin ng ating motorcycle review at mga kung ano-ano pang content natin sa channel na ito. See you on the next video!